guys, what's up mga bro? Ito na yung mga items natin sa Naked Handlebar Project. Convert natin yung Honda Beat natin sa ano, Indonesian style na Beat Street. Meron na kasing ano, mga sellers ngayon sa Shopee. Mga Indonesian sellers. Kaya ito, na, nung nakita ko, oh, may nagsabi pala sa akin talaga, si Sean DIY Tech. Yan siya nagsabi sa akin, meron na daw. O yun nga, nung meron na siya Shopee, binanggit sa akin ni Sean DIY Tech. Kaya order na agad ako, kompleto na. Pakita ko sa inyo, anong laman ito. O ito, digital panel, digital gauge. Try natin. Ayan, magana. Tapos, harness. Ayan, bumili din ako. Pang Beach Street. Pang ano talaga to eh, pang combi. Standard kasi yung sa akin. Hindi ko na gagamitin to. Kunin ko na lang siguro yung mga wires. Tapos ito, kukunin ko. Ito yung cover nitong ano eh, sa ilalim. Yung rubber cover, yun ang kukunin ko. So, siguro itong mga plus, ano na to, goma na to. Yan, gamitin ko yan. Tapos yung cover ng ano, ilalim ng panel gauge natin. Ito. Yan, ito yan. Yung mga screw nito sa loob, pwede natin gamitin yung galing sa stock, sa panel ng ano, ng stock natin. Kasya yun dito, tama-tama yung size niya. Limang screws to, tatlo sa loob, para dun sa dito, postcom, tapos dalawa dito sa gilid. Tapos, kumuha rin ako nito, dalawang ano, left and right switch. Ng ano, pang Honda Click to eh, itong dalawa. Tapos, i-rewire natin to. Ayan. Switch, ito, starter. I-rewire natin, dalawa lang naman yung wires niyan. Na-check ko na yung wirings niyan, parehas lang. Tinest ko na nga rin, tito nyo may talo po. I-rewire natin yan doon sa stock natin. Hindi kasi siya pwede na, ano, sasalbak mo kasi tinan mo. Iba yung connector eh, iba rin yung sa stock. Tapos iba rin yung sa harness. Hindi siya fit dito sa pang-click. Kaya i-rewire talaga natin. Ito naman tayo sa mga, ano, levers. O ito, kailangan nyo nito. Ang gusto nyo nakagaya talaga ng Beach Street, yan. Isang buong assembly ng, ano, na pang-click, pang-combi brake to. Pero pwede natin siya i-convert na ano, sa standard version. Pakita ko sa inyo mamaya pag ginakabit na natin kung ano yung mga minodify ko. May mga minor modifications akong ginawa dito eh. Ito, per piece ko nabili. Ayan, ang dami niyan. Wala kasi akong mahanap na ano nito, na isang buong assembly. Kung may makikita kayo, mas okay. Ito yung ano niya, clamp niya, likod. Ayan. Tapos bumili na ako ng bolts para dyan. Stainless binili kong bolts. Ito. Ayan, ganyan. Tapos yung sa left na ano, brake, bumili din ako. Ito, binili ko yung ano, generic. Mura lang, tig 100. Tapos bumili ako ng pang XRM daw to eh. Pares lang siya ng stock natin. So, ito ang gagamitin ko. Ay, medyo iba to. Ito yung kagaya ng stock. So ano lang to, 100 plus lang sa kasa na bili ko. Genuine pa, ito na nagamitin natin. Ito naman yung bracket nung sa Brake Master Assembly, bumili din ako na isa. Mga handle post naman, ito. Ayan. Dito may ilalagay yung ano, panel dito. Ayan, dyan yan. Dito. Tapos dito yung mga handlebar natin. Ito yung para dito, ayan. Ito, kulang ako ng isa dito eh, yung sa kabila nito. Araw-araw ko chine-check, walang stock eh. Dito yan. Ayan. Tapos ito din, dalawa. Yung holder naman niya sa ilalim. Binili lang ako na din siya ng ano, lock nut tsaka ng washer. Wala kasing kasama to eh. Ayan, dito yan, dalawa. Ayan. Tapos, saka malalagay ito. At tapos yung handlebar natin, ito. Ayan. Ayan, handlebar. Ayan, dito naman yan. Tapos, yung clamp nito. Ito. Ayan, clamp. Tapos yung mga bolts niya, bumili din ako. Ito, apat. Nalagyan din natin ito ng ano, thread locker para mas maganda yung kapit niya. Mamaya pag in-install natin. Ayan, yung itsura niya. Ganda, no? Tapos dito yung panel. Tapos ito, itong apat na to, last natin. Ayan, bolt cap. Bolt cap. Para dito sa ibabaw. Para may cover siya.
Meron ba tayo isang item na binili ko. Ito, aftermarket na to. Nakabit din natin to. Pagtapos natin install. Visor. Ayan. Ganun din Indonesia to. Alam mo, pang Yamaha to eh. Pero, pwede to sa Beach Street. Baklasin na muna natin yung motor para ano, makabit na natin lahat to. Alright, kabitan natin. Hindi ko na kinabit kagabi kasi nilinis ko muna yung motor. Mga fairings. Ayan yung loob. Nilinis ko mabuti. Tapos nagano ako ng minor modifications. Gaya nito, ayan. Nilipat ko rito yung mga switch ng ano ko, busina ko. Dual horn, saka yung sa kill switch. Ito naman yung hazard ko. Tapos inayos ko rin yung mga ano niya, harness. Ayan. Medyo inayos ko na ng konti. Para mas madali nating ikabit. Tapos yung throttle tsaka reverse cable, yung preno sa likod, tapos yung preno sa harap, in-adjust ko siya para mas umangat siya. Kasi mas mataas yung handlebar na naked eh, kesa dun sa stock. Ang mangyayari, mahihipit pag lumiliko ka, kaya kailangan babaguhin yan. At yung sa throttle natin, throttle tsaka reverse, yan yung binago ko. Ito, nakakabit yan dito eh. Ayan, itong dalawa. Tinanggal ko yan, tas na yung mga sabitan niya sa gilid, tinanggal ko rin. Ginawa ko yan, ginanyan ko. Tapos yan, di ako pinadaan, papunta doon sa ibabaw, para mas umangat siya. Ito niya itong kable, yun. Tapos nilagyan ko na lang ng zip tie dito, para hindi siya didikit doon sa ano, makina. Baka kasi masunog eh, pag dumikit. Ito namang preno natin sa likod, yan, ito. Lipat ko rin siya. Pinasok ko dito sa loob. Ayan. Dito kasi nakakabit. Ayan dito. Ang ginawa ko, pinasok ko siya sa loob. Dito. Tapos paangat siya. Ayan. Para mas sumaba. Ito naman preno natin sa harap. Ito. Tinanggal ko siya dito. Hindi pala ito na-adjust. Tinatry kong i-adjust eh. Hindi siya na-adjust talaga. Tinanggal ko na lang siya dito. Siguro lagyan ko na lang ng zip tie dito para hindi siya napalpal. Tapos ito ng ibabaw. Ayan, tinanggal ko rin. Tapos binalik ko. Ayan. Para nagmo-move siya freely dito. Ayan yung ginawa kong minor adjustment sa cable management. Alright, kabit na natin. So ito muna. Post comp. Nilagay ko na rin yung dalawang bracket niya. Ayan. Lock nut tsaka washer. Ayan, binili ko lang. Wala kasing kasama yan eh. Inigpit ako na rin ng konti pero gumagalaw pa yan sa fine adjustment natin. Kapitan natin to. Set yung stock bolt sa nut. Ayan, tapos ito. Ayan, align lang natin yan. 14,
So ito, kapitan natin. Ayan, nilagay ko na yung ano, Honda. Ito yung galing sa stock. Emblem. Nilagay ko na. Ayan, kapit mo natin dyan. I-adjust pa natin ito eh. Sa bar. Naka-line na. Ito natin lagay ito. Pause natin ito, handlebar. Gitna lang natin siya. Kasi itong cover niya sa ibabaw. Yung apat na bolts niya. Lagyan natin ng tread locker para maganda yung kapit. Ito mismo. Kunti lang. No, konting tread locker lang para lang ano. Hindi siya madaling luluwag. I-adjust pa natin yan mamaya. Pwede nyo namang i-adjust yan kapag ano na, nakabit nyo na. Sa ergonomics naman, pwedeng nandito, pwedeng nandun. Pwede sa inyo. Yan, hindi ka na lang muna higbitan ng sagad. I-adjust ko pa yan mamaya. Fine tune ko na lang. Sa preference ko. Higpitan natin yung ilalim. Kailangan i-align muna natin. Ano, okay na. Kasi ito yung kulang natin. Na tayo nakabila nito eh. Meron naman siyang ano, nut dito sa ilalim. Mismo, naka-welding na. Lagyan natin ng bolt, dalawa. Ito, washer, yan. Para mahigpitan natin. Alug-alug yan eh. Kung hindi mo hinigpitan. Hand tight lang. Plastic lang to eh. Mamabaak. Dati ng konti. 10mm. Opya. Yeah. Opya. Yeah. Okay na yan. So, hindi lang gagalaw. Ibit naman natin itong panel gauge natin, digital panel, tsaka yung cover niya sa ilalim. Ito yung sinasabi ko sa inyo na bolt nung ano. Ito yan, no? Ito. Ito. Ah, ito. Ayan, magagamit natin yan dito sa bago nating ano, digital gauge. Press lang kasi ng size. Mas mababa ng konti ito. Tinake ko kasi sa ano eh, parts catalog. Ayan, sakto yan dito. Isa, dalawa, tatlo. Ibit na natin to. Shoot lang natin dito sa tatlo. Ayan, kasya naman yan, no? Hindi siya matatanggal. Sakto lang. Ayan, okay na. Ito naman cover niya sa ilalim. Ayan, may dalawa lang siyang screw. Dito yan. So, ang size naman yan, ano lang. Ayan, yung normal lang na body bolts. 4x12 bata. Ayan, mamaya natin kabit kasi wala pa yung harness eh. Ayan, plug and play lang yung stock natin na harness. Tapos ito, ito yung cover oh. Nilagay ko na. Ito yung galing sa harness ng Beach Street na na-order ko. Ito yung luma. Ayan, ginupit ko lang dito, tapos pinwears ako. Medyo mahirap. Tsagayin nyo lang kung ano, magkakabit kayo nito. Ito, ito lang yung ginipit ko. Naipasok ko na. Ayan, na-ice ko na yung ano, yung pwesto niya sa preference ko. Kaya kinabit ko muna tupuan. Kasi sinusukat ko eh. Malin yung tamang-tama sa akin. Okay na to. Okay na rin to. Nahigpit ako na na maayos. Lagay na natin itong mga bolt caps. Ayan, apat na bolt caps, 8mm. Sige pa. Ayan, okay na. Nakabitan natin. Nakabitan mo natin itong dalawang handle switch, left and right. Ito, pang Honda click. So, mamaya na natin iwa-wiring. Pakita ko muna. Kabit mo natin. Left switch, may minodify akong konti. Ito. Ayan, tinabas ko. Originally, yan dito yan eh. Meron yan dito.
kasi hindi ko siya may lapat ng ano, lapat na lapat. Ganyan na magkadikit na magkadikit. Kaya ang ginawa ko, pinutol ko dito, tinabas ko, tinanggal ko na yun dito. Para may lapat ko siya. Kasi gawa nito, eh, meron niya parang nakausli eh. Ah, meron niyang butas dito. Doon niya itatapat ito. Yung mga wires niya, ayan. Oh. Sa horn, sa high beam, low beam, tsaka sa signal light. Same lang. Pare-pares ng color coding. Yung ano. Ang nagbago lang dyan, ito. Ayan. Oh. White, tapos blue. Yung green, tsaka itong black-red. Same lang yan. Yan yung common eh. Ayan lang yung ibang color coding dito sa lahat ng wiring ng ano, left and right switch. Ayan, gagawin nyo lang dyan. Yung green, tsaka yung black-red ito. Black-red nung sa stock. Ayan yung pagkakabitin nyo. Ayan lang yan. Same lang yan ang linya. Ayan, kapit na natin. Na ulit, ito. Kapit natin sa butas dito. Kapayin lang natin. Ayan, nakatapat na. Para hindi siya gagalaw pag inigpitan mo. Pagpitan na natin. Ayan, naman na tayo sa left switch. Yung kanan naman. Kapit naman natin itong sa starter switch. Ayan. Okay, ito, meron siyang kadugsong talaga nito. Pinutol ko na lang. Kasi ang kailangan mo lang naman dyan, itong dalawa. Isa starter. Ayan yung kulay ng stock. Ayan din ang kulay mismo. Ayan, ito yung stock natin. Same lang sila ng color coding. Starter. Starter to. Gabit mo natin yung throttle cable natin, tsaka yung reverse cable. Kaya ito binili ko kasi pababa din yung ano niya. Yung lagayan niya. Lagay sa stock. Ito, ito yung ano natin, oh. Stock natin na throttle housing. So, halos parehas lang. Mag-iba lang ng konti. Kapit na natin dito, throttle tsaka reverse cable. Okay, ito muna ang throttle. Ito yan sa ibabaw. Kaiba ng thread size yan, kaya hindi kayo magkakamali. Cut mo lang yan ganyan. Oh, yun mo nang isagad. Pwede naman higpitan yan dito eh. Oh, meron din yung butas ito. Patapat mo naman dito sa butas dito. Sa handlebar. Para kagaya na isa, hindi siya gagalaw. Ito naman yung reverse cable. Ito, pasok mo lang yan. Ito yung panghigpit niya. Kailangan talaga baklasin para matanggal mo itong throttle. Ito. Nabaklasin mo dun sa mismong throttle body. Yung kable niya. Yung reverse. Tanggalin ko muna ito ulit. Ito yung reverse cable natin. Luluwagan niya lang to, itong nut na to, pang lock niya. Tapos, ayan, para matanggal niya siya. Ayan. Ito yung throttle cable. Ito yung reverse cable. So, para makabit natin, kailangan natin tanggalin to. Makabit, matanggal. Ayan, kahit di mo na tanggalin yung ano, throttle cable, ito. Ito yung reverse lang. Ayan, shoot natin dito. Tapos pwede natin kabit itong reverse cable. Kaya kailangan tanggalin yan doon para lumuwag siya. Ito yung maluwag. Ayan. Napin nyo na yung butas. Ang hirap hanapin. Ayan. Pumasok na. Tsagayin nyo lang, hirap ka pa in eh. Sipitan natin yung kabila. Higpitan na natin. Ayan, okay na. Alright, kabitan natin itong lever natin. Assembly. Assembly ito, maganda kung bibili kayo ng isang buo. Nakita nyo, minodify ko yan. Wala kasi akong nung ano, bracket na pang combi. Ayan ang ginawa ko. Tinabas ko. Tapos yung stock natin na brake switch, ito yung gagamitin natin. Medyo hindi siya fit, binawasan ko ng konti. Ayan, sa gitna. Ayan, okay na. Brake switch natin. Itong isang nabili ko, ayan. Dito niya wala dito. Wala yan sa loob. May butas to kasi.
Kasot na niya yung butas, oh. Dikit na dito sa ano, sa pang-click na switch. Kailangan niya ng ganito, yung walang ano, walang ano sa loob. Yung hindi shoot dito. Yung isa ko meron eh, para dito, sakto lang. Oh, ito wala. Ayan, gabitan natin. Mayan lang natin pantayin. Papantay natin yan dito. Gabit ko muna. Adjust ko na lang mamaya. Yung brake cable natin sa likod, ito. Gabit na natin. Ganyan-ganyan rin niya rin. Para makita niyo kung sasabit o hindi. Gabit na. Bolt. Matry natin yung preno kung gagana. Hinigpit ako na rin yan sa likod. Ayan, kumakabit naman. Kabit naman natin tong preno natin sa harap. Ayan. Ito yung stock na preno. Assembly. Ito, ito yung gagamitin natin. Ayan, oh. Meron siyang pang suksok sa gitna. Para yan dito. Kabit na natin. Ito, pwede natin higpitan to. Ito, ipapantay natin dito mamaya. Ayan, okay na. Ito namang lever. Ayan, ito yung binili ko. Ito yung generic. Ito yung pang XRM wave pero pares ng beat. Ito ang gamitin natin, genuine. Ah, pares silang genuine. Genuine to eh, pang click. Ito yung stock bolt. Tsaka nut. Kabit na natin. Kabit ko na lang. Ayan, ayan, nakabit ko na. Nakabitan natin itong ano natin, handle grips. Alright, nag-eberya tayo kahapon. Nasira yung lever natin. Ito yung minodify ko na parang bracket niya. Kasi diba, wala nga akong mabili ng bracket. Ito yan eh. Nang tinatry ko yung brake lock, naputol. Ayan. Ano kasi ito, aluminum, kaya hindi talaga ubra, mauna pala talaga. Ang ginawa ko, ayan, kinabit ko yung stock lever. Binawasan ko na lang to, makapal kasi yan eh. Tinabas ko yan para mag-fit dito. Tapos para mapagana ko pa rin yung ano, brake switch, kasi importante yan eh, para pag nag-pre-pre na tayo, ito, yan, ilaw yung likod natin. Para alam ng mga motorista na pumipreno ka, harap pa no, likod, dapat gagana pa rin yung brake switch. Ayan naman ang ginawa ko. Nag-improvise ako ng ano, lagayan ng brake switch. Ito. Ito yung brake switch natin. Ah. Detachable pa rin yan. Nag-improvise na ako ng lagayan niya. Ayan, naka-tape lang yan. Pwedeng alisin para kung makabili ako ng T na adapter or bracket. Ayan, pwede kong alisin. Naka 3M tape. Epoxy mold. Ginawan ko lang. Improvise na lang ako. Okay naman, gumagana naman. Ah. Kaso naging problema ko naman yung ano, brake cable natin. Kasi dapat nandito lang yan. Malapit. Lumayo siya. Nangyari ngayon, hindi ko na mahigpitan ng maayos. Sobrang sikip na ng preno. Ang ginawa ko naman, ayan, ito niya yan, yung lip. Ito. Tinabas ko yan, inipisan ko ng konti. Pati yung sa likod, inipisan ko din. Para mas lumapit siya dito. Ito kasi yan, nakasuot yan dito. Ayan. Anong hindi ko pa binawasan yan, nakaganyan yan. Medyo mas malayo talaga. Ipit na ipit yung preno. Pati yung likod, yung lip nung ano nun, nung ganito, yung stopper. Binawasan ko rin. Para lang hindi sobrang sikip ng preno. Ngayon, okay naman ah. Nakapagana ko naman. Konting adjustment lang. Ito naman yung sa likod. Ayan o, binawasan ko rin. Ayan, makapal pa naman siya. Hindi siya masisira. Ayan, binawasan ko lang. Para lang talaga ma-adjust ko siya. Kasi ito nga, hindi ko na masikipan. Nakumakabit siya kaso parang kapanggot lang. Tapos hindi na naikot yung gulong. Kaya yan ang ginawa ko, binawasan ko parehas. Ngayon, nahihigpitan ko na siya na ano. Na makalahati siguro nito, itong thread nito. Malagyan ko na din dito ng isa pang bolt para hindi siya matatanggal talaga. Para mas sumikip. Pero mas maganda niyan, magpalit tayo ng mas mahaba na brake cable. Yan ang pinakamagandang solution. Habang wala pa tayo ng bracket na T. Tapos ito namang throttle cable natin. Ayan. Dapat bumabalik siya. Ganyan. Yung una kong adjustment kasi dito sa kable,
Maganit siya pala. Ang ginawa ko, inisod ko muna ng konti dito. O ito, di ba? Andito yan, nung nakaraan. Masyado siyang mahigpit. Maano na yung throttle natin. Maganit na, hindi na siya bumabalik na maayos. Ang ginawa ko, inisod ko ng konti. Ayan, ganyan. Para nag-snap siya pabalik. Ayan, konting adjustment lang. Pero mas maganda, magpalit din ng mas mahaba na throttle tsaka reverse cable. Walang problema. Hindi ka na magbabago ng pwesto. Ayan, okay na tayo sa mga update. Yung mga binago ko kahapon, yung mga nasira. Ito. Ngayon, magwa-wiring na tayo. Finishing na tayo. Ito na yung mga wires. Ayan, nilagyan ko na siya ng female connector para pagdidikit-dikitin ko na lang. Kakabit ko na lang. Ito naman, yung sa harness natin, nilagyan ko ng male connector. Ito din kabila, yung starter tsaka brake switch, nilagyan ko din. Ito naman yung sa harness, sa kabila. Ito pala yung ginamit ko na male and female connector, nabili ko sa Ace Hardware. Yung isa, manipis lang. Ito. Ito isa, ang kapal. Ginamit ko ng vice grip para mahigpit ako doon sa wire. Ito yung harness natin. Yan, pinagsama-sama ko na. Ito yung sa dito. Kaliwa. Ito yung mga switch. Ito yung brake switch. Ito naman yung kanan, starter tsaka brake switch. So ito yung main line natin para dito. Ito naman yung relay. Ito lang yung wire natin dyan. Yung mga yan. Ito, ignore nyo na to. Para to sa mga, ano ko eh, circuit ko sa motor. Dual horn, kill switch tsaka yung hazard. Mamaya ko nang didiscarte yan kung paano. Pero ito okay na. Nakakabit ko na ng maayos. Hindi yan sumasabit. Kines fit ko kanina eh. Gamit din pala ako nito. Shrink tube. Na maliit para dito. Para pag kinonect natin. Ayan. Pwede natin i-shrink tube. Tapos tetapean din natin. Para hindi sila magdidikit. Mga wires. Hindi magsha-short. Pisaan na natin. Brake switch. Ito. Green. Yung brake switch. Ito naman tayo sa switch. Ayan, para-pares lang ng kulay. Ang nagbago lang dyan, itong green. Kukonek mo sa ito, sa black-red. Itong black-red, kasama to nung high and low beam. Ito yung common, yung gitna niya. Ito kasi yung magkakasama dyan, itong tatlo. Sa high beam and low beam. Yung common, yung black-red. Tapos ito, yung common nito, yung green. Ito, pares lang, blue tsaka white. Connect natin itong dalawa. Ayan, blue. White. Ito naman tayo sa signal lights. Ito, ayan, tatlo. Gray, sky blue, tsaka orange. Gray, sky blue. Ayan, medyo luma na ito. Iba na kulay. Pero sky blue yan. Orange. Natin na lang dalawa yung busina natin. Ayan, light green. Black brown, black. Black yung ano, sa click. Black brown yung sa atin. Ayan, okay na tayo dito. Iyan na lang natin yan. Tasan natin yung shrink tube. Tapos sindihan natin. Sasagyan natin ng tape. Ayan. Alright, dito naman tayo. Brake switch, saka sa starter. Ito mo ng brake switch. Ayan, black. Green, yellow. Ayan yung shrink tubing natin. Oh. Ayan, di ba? Kasi tapean pa natin yan. Starter switch. Green. Yellow, green. Ayan, tapos sagyan natin ng tape. 3M tape ang ginagamit ko. Maganda yung kapit nito eh. At least ito, pwede mo pa rin siyang tanggalin. Kaya ako bumili ng connector eh. Pwede mo siyang alisin. Oh, ang papalit ka ng switch. Detachable pa rin. Hindi ko siya dinerecho na pagdugsungin. Nakasolder. Yung dapat plano ko eh, pero naisip ko paano pag nasira yung ano, switch ko. Na magpalit. Kaya bumila ako nito. Male and female connector na maliliit.
Na, ganito rin gagawin ko ito sa kabila. Isindihan ko yung ano niya, shrink tube, tapos lagyan ko ng tape. Tapos ito, may abang na ako dito. Para malinis. Ayan, lagay ko na yung cover niya. Lagyan ko ng tape to. Para hindi mabasa ng ulan. Ayan, ganyan din gagawin sa kabila. Alright, nice ko na yung mga ano, wires na ano natin, left and right switch. Kabit naman natin tong sa main ng ano, itong panel gauge. Yan. Ito yung ano, kinuha natin sa harness ng Beat Street na na-order ko. Para sakto yung fit niya. Tapos sara na natin. Ito, cover. Ito rin yung sa stock. Ito gamitin nating screw para dito. Kapitan natin yung battery, tapos testingin natin. Yun! Kapitan na natin yung mga fairings, tapos okay na to. Tada, Bira! Ayan, speedometer ng accuracy. Testingin natin. Bilis, oh. Ang mga accurate naman. Ganun pa rin yung top speed natin, oh. 110. 111. 112. Yeah, same pa rin. Accurate yung ano natin, speedometer natin. Okay siya. Solid. Ayan, ngayon ko lang ang bibigyan ng review to. Medyo matagal na nga eh. Kinompleto ko kasi muna yung mga parts na kulang. Para pag pinakita ko sa inyo, presentable naman. Ito, yung cover nito sa harap. Ayan, dumating na. Inabit ko na rin. Tapos yung lever natin, nakabit ko na rin. Ayan o. Lever na pang click. Nagpagawa kasi ako nung ano, nung bracket niyan, wala talaga akong mabilan eh. Pagawa ko sa machine shop. Yan, okay na. Nakabit ko na yung lever pang click. Gumagana na yung brake lock. Tapos naigpitan ko na yung preno sa likod na maayos. Okay na tayo. Mas presentable na kung papakita ko sa inyo. Tapos yung visor niya, kinabit ko na rin. Yan na yung visor na binili natin, na pang X-Ride. Ang ganda niya tingnan pag may visor. Solid. Ayan yung panel gauge natin, full digital na yan. Ayan o, digital speedometer, digital odometer, tapos yung fuel reading yan, digital din. A working lot ng switches, yung signal lights, gumagana lahat. Okay yung pagkakagawa natin, yung pag-convert natin sa click switch, gumana siya lahat. Yung handling nito, napaka-swabe. Tumas yung handlebar niya kasi compared sa stock na mababa yung handlebar. Medyo awkward ang pwesto ko doon kapag ano, nababiyahe, lalo pag long ride. Pag long ride, imbis ko mangalay eh, pag yung stock medyo nakababa. Ito, nakataas. Upright na upright yung position. Kaya sarap niyang gamitin.
Nakailang biyahe na rin kami sa Bulacan. Nakita nyo nga, 800 plus na to eh. Tinakbo nitong bago nating ano, digital panel. Di ako nangangalay. Dati nangangalay ako dun eh pag mabiyahe kami. Lalo pag natatraffic sa San Fernando, sa Palit. Ngayon kahit matraffic, hindi na ako nangangalay. Kasi nga, ang ganda na ng riding posture. Tuwid na siya. Compared dati na ano, medyo nakatungo ako eh dati. So mas umukay siya. Tapos yung turning radius niya, laki din. Mababa yung manibele. Ang dali niya iligo. So ang nimble niya. Sarap niya i-maneuver. Para siya ano, formahan ng dirt bike. Mataas yung manibela. Yan, sarap gamitin. Punta muna tayo dito sa Petron para mapakita ko sa inyo. Itsura niya. Ganda. Sarap gamitin. Ganda yung banking nito. Oh. Tanyo. Oo. Kasi yung paa para pag dirt bike. Ganda ng pag banking. Yeah, pakita ko sa inyo. Ang buo. Ganda natin ang uwa. Siyempre, para makita nyo. Alright. Ayan na. Beach street natin. Solid, no? Pwede ko sa inyo yung harap. Ayan, itsura niya sa harap. Sa likod pogi. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Ayan, nakabili na ako nito, dumating na, nakabit ko na rin. Ito yung kulang natin na nakaraan eh. Siguro next vlog pag dumating yung throttle at reverse cable na in-order ko, pang beach street yun eh, gawa ng vlog yun. Tapos yan, pakita ko rin kung paano ka-install to. Madali lang naman. Yan, dalawa lang yan, ano. Kabit mo lang dyan. Tapos, yung visor natin, ito. Yan, nakabit ko na yung visor. Pang Yamaha X-Ride na visor. Yan, ganda niya tingnan, eh. Diba? Spooky siya tingnan. Ayan, dalawang tornilyo lang yan dito. Tapos nilagyan ko ng ano, rubber, para syempre hindi siya mababasag. Ito hindi na kailangan lagyan to kasi hindi yan mag-a-align dito eh, sa bracket niya. Pakita ko rin siguro yan next vlog paano i-install. Madali lang naman. Ayan yung bracket niya. Ito, dalawang bracket, kabilaan yan. Tapos yan, meron lang bolt dito, bolt tsaka nut. Sa bar mo mismo siya i-mount. Ayan. Okay siya, maganda siya tingnan para sa akin ha. Tapos yung lever natin na pang click yan, nakakabit ko na. Ayan, gumagana yung brake lock nya. Ayan, pinagawa akong bracket sa loob. Pakita ko yung next vlog. Ang ganyan yung itsura nya. Ayan, dahil sa pinagawa natin na bracket, yung pinagawa ko sa machine shop. Ayan, ayos ko na yung preno. Sobra-sobra na yung pang lock nya. Oh. Sigurado hindi matatanggal yan. Alarit sobra eh. Oh. Yung panel naman nya, ayan. Full digital na. Ah, tinakbo na niya 898.9. Ah, digital speedometer, digital odometer, digital fuel. Ano, fuel reading. Accurate din yung fuel reading niyan. Pag 1 bar na lang, 1 bar na lang talaga. Kasi same lang naman ng floater 'yan eh. Kaya pang ano talaga 'to. Pang Honda Beat talaga 'to. Hindi lang nilabas sa Pinas. Honda ba naman. Turn signal, try natin. Ayan. Ayan, likod, gumagana. Right. Ayan, right naman. Gumagana din. Ayan, sa right signal. Working signal lights natin. O itong throttle at reverse cable natin, medyo okay naman siya. Hindi naman siya nahihipit talaga eh.
Kaya nag-snap pa rin to. Pero papalit naman na rin siya ng ano, pang beach street talaga para mahaba-haba. Kasi mas mahaba yun eh, tratalat reverse cable nun. Nasa ibabaw kasi yun nun, dito. Ito nasa ilalim. Kaya ito yung pinili ko eh, pang click. Nasa ilalim yung ano niya. Ano? Nandito siya. Yung pang beach street nandito eh. Nandito sa ibabaw. Nga pala kung nakakombi brakes kayo na may ISS, merong pang Honda click na meron nun. Ito kasing binili ko pang standard na click switch na pang right. Meron nung may ISS. Yan, pag magpapalit kayo ng ano, ng bagong speedometer, ito itong digital panel. Zero yan, yung start nyan. Ang odometer, yung mileage nyan, zero. Ayan, ang naitakbo na nyan, 898. Pag unang salpak mo nyan, zero. Kasi sa mismong chip nito, nasa-save yung mileage. Ito yung original mileage ng motor yan. 14,211. So mangyayari nyan, ipa-plus mo lang to. Itong bago mong mileage yan. Yan ang total mileage ng motor mo. Kung sakali na ibibenta mo yung motor mo, kailangan mo i-disclose yan na ano. Yan yung total mileage. Kasi nagpalit ka ng ano eh, speedometer eh. Yan, yun lang naman yan. Yan, last look. Guwapo eh. Grabe. Solid. On the beach street. Ayan, sibat na tayo nito. Napakita ko na sa inyo. Tayo na lang yung next vlog. Papalitan natin ano to. Throttle at reverse cable. Mag-working yan lahat. Starter. Magana. Magana lahat yan. High beam, low beam. Yan yung indicator. So syempre busina gumagana yan. Working light yan. Success yung rewiring natin sa switch. Grabe pagod ko dito, 4 days ko ginagawa to nung ginawa ko. Pero at least nabuo ko na. Yan, working light. Tsaka ano, sulit na sulit yung pagod. Kita nyo naman ang ganda, di ba? Panalong panalong yung itsura eh. Kaya syempre yung handling niya nagbago. Mas komportable na siyang gamitin kaysa dati. Kaya sulit na sulit para sa akin to. Ayan, uwi ka na. Maganda ka din yung panahon, hindi ganong ano, tirik yung araw. So dito nga tapusin yung vlog. Sulit ang pagod sa beach street conversion. Woo! Sabi ko pagod dito, kailangan tapusin nyo itong video ha. Patapusin ko na yung vlog dito mga bro. Alright, ride safe. Sarap gamitin. Pag convert na kayo, malagay kayo yung link dyan lahat. Bilin nyo na. Order na kayo sa Shopee. Let's go.